telebisyon ng bayan. Samantala, dahil sa paniniwalang kapwa sila makikinabang, bumuo ng bagong alyansa ang Philippine Karate Do Federation o PKF at ang Philippine National Police o PNP. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Upang mas maging handa at well-equipped ang ating kapulisan, nakipag-alyansa ang Philippine National Police sa Philippine Karate Do Federation. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginanap ang PNP belting ceremony sa Camp Krami sa Quezon City nitong weekend kung saan ipinakilala ang karate bilang sports at bahagi ng kanilang development program. Ayon kay PNP Chief Inspector Ismael Uy, isa sa mga kriteriya na dapat matutunan ng kapulisan ay ang pagkakaroon ng empty-hand self-defense o hand-to-hand combat at kabilang na nga rito ang karate. Well, in here, the Philippine National Police, as its name as police, we are hands-on job when it comes to what we call big patrol. One of the criteria that we need to have and be equipped with is the empty hand self-defense, that is hand-to-hand combat. And one of these is karate. And it really helps us a lot. And we have the confidence in ourselves that we can handle things in a given situation. Sa panig naman ni PKF Secretary General Raymond Lee Reyes, naniniwala siya na makakatulong sa pagpapalago ng bilang ng national pool ang pakikipagsanib-puwersa nila sa PNP. Mas kasi sa ito naman ang sabi nila, sila makipag-work with the National Sports Association, which is like the PNP Olympic. Para pag may mga pulisi ng magagaling na pwedeng ipang pambato para sa Pilipinas, maaaral natin sila, matatap natin sila. At the same time, maganda ito sa ating pagkakataon kasi masalaki pa yung pool ng pagpipili ay ang Philippine Karate Do para magkaroon ng mga bagong atleta. At the same time, mga bayani pa ito makakasama natin at ito yung mga pulis na nag-aalaga sa ating kapakanan ng mga mamamayan. Sa ngayon ay abala ang Philippine Karate Do Team sa paghahanda para sa kanilang nalalapit na partisipasyon sa Asian Games sa Incheon, South Korea sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan.